Sir, last question. Nakatrabaho niyo si Mike Defensor at si Herbert Bautista before, di ba? And actually, naging vice mayor niyo pa nga po si Herbert Bautista, right? So, how would you describe his capabilities? Kaya ba niya maging mayor? Ako kasi, ang politika po, I've lasted 34 years. And these are, there are years, talaga rough years, I would say. No? Ayaw po naman ninira, pero alam mo si Herbert, he can get out of his role eh, na yung slapstick comedian ang kanyang character. Oh, and there was a time, vice mayor ko siya. And I left for 10 days. I had to, Vilma and I had to visit our son. Nagkaroon ng demolition. May namatay. Diyan, sa Sitio Mendez. Diyan sa likod ng malapit sa, it's almost neighbor to doon sa unang sigaw ni Andres Bonifacio. Ang point ko doon, acting mayor pa, bakit hindi mo kinausap yung landowner? Assuming na kumpleto ang kanyang papers, legal papers, bakit hindi kinausap? Di sana sinabi mo, pwede po, 10 days na nang mawala si mayor, hintayin nyo na lang yung implementation niya, at si mayor na may pag-usap sa inyo. Hindi, pinabayaan niya. Hindi na niya pinabayaan. Yung nakiba, hinayaan niya, lumipat sa City Hall. Dumating ako dito, ang baho-baho na si, ng City Hall. Oh, larger naman ngayon, itong supposedly the knight in shining armor, si newly congressman Mike Defensor. Ang rekomendasyon naman sa akin, Ninong. Kasi naanak ko yung mga yan, yung anak ni Nami Bilbo yan. Ninong, sabi niya, balik natin. Paano natin, ibabalik ako? By force, ha? By force. Kung may namatay na naman dyan, di mas matatagdagan pa ang sasagutin ko na naman. Ang ginawa ko, kinausap ko yung Araneta. Yung Araneta University yan eh. Yan ang heirs ni Salvador Araneta. Sabi po, kumpleto yung papeles nyo. Pero with this situation now, mahirap yun lang yan i-develop. So I'm offering you, bibili na lang ng city. And they agree. And I had not even paid the down payment na hindi ko pa nare-resolve because they had one question for me to resolve. Sila ba subject sa capital gains? Dahil sabi nila, binibili ng gobyerno para doon sa squatter. Magbabayad pa kami ng capital gains na 6.5%. Without these issues being resolved, piniyagan yung pagbabalik. Kasama ko pa si Bishop Bacani. And then, nung nakabalik na sila, at that time, wala pang Dawood Kalinga. Ang dumating, yung Habitat for Humanity, where the former President Carter is involved. Nagtayo ng 300 units doon. Ngayon, punta ka doon. Just sit you in there. They're very happy. And that is what I mean. Na, you know, pag mag-acting mayor pa, ako, when I was vice mayor, before martial law, and sabi sa akin ni Presidente Marcos, yung squatter dyan, sa north, at saka sa east triangle, ang laki na. Siguro, mayroong 2,000 squatter. Sabi niya, you know, that is intended for a national park. Alisin mo. Inalis ko. Sabi ko, di nala. Una, di nala ko doon sa resettlement site sa Pampalay. Nung napuluna, di nala ko sa Dasmariñas, Cavite. At doon sa ngayon, ay General Mariano Alvarez. Yung Dasmariñas, Cavite is now a city. Hindi na city. It has its own congressional district. 3,000 na. Acting mayor lang ako. Dahil at kasakit. At na-stroke si Mayor Amoranto. Nung naka-recover si Mayor Amoranto galing sa Amerika, dumating, eh, kinausap ako, sabi sa akin, you know, bakit ka inubos mo yung squatter doon sa north at saka sa east triangle? Alam mo yung mga ginagawang ganyan, yan ang ginagawa ng mga politikong magre-retire na. Eh, ikaw, nag-uumpisa ka pa lang, 33 years old, eh, ginawa mo yan, sabi ko, Mayor, utos ng presidente. It was a legitimate order and tinatulungan pa ako na may yung sa internal Jaime Benago who was later on hired by the United Nations. And that is what I mean. You know, when you are there, kampanya, ang mandated sa drug problem at saka yung sa drug rehab, yung vice mayor. Pag di ba kukuha mo ba yung solution ng drug problem mas talagay ka ng streamer na Quezon City drug free, mas malaki ang problema ngayon sa drug, isang araw. Kaya, I'm not saying nga, hindi niya kaya, but in instances where he had the chance
to show that kaya niya, eh, hindi niya pinakita. Ngayon naman, ang sinasabi niya, eh, ano lang daw, kukontinue lang niya yung policy ni Mayor Del Monte. Eh, yun lang ang hirap sa policy niya. Yumaman yung city, lumaki ang deposito, naghirap naman ang mamamayan.